Marshall Peak, Kabanata 1521. Nakakabaliw ang paulit-ulit. Sa loob ng bulwagan, kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang si Yang Shuzu at ang iba ay mukhang nasa sabik. Mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, nang ang mga labi ng Supreme Profound Sect ay napilitang umalis sa Liyuan Sandfield, bawat henerasyon ay nangangarap na makabalik sa kanilang lupang ninuno balang araw, ngunit ang natural na hadlang ng Liyuan Sandfield ay gumawa ng pakiramdam nila walang magawa. Ngayon, ang mungkahi ni Yang Kai ay nakakamot sa kitty ni Yang Shuzu at ng iba pa. Kung ito ay isang tao mula sa isa pang dakilang puwersa, marahil ay hindi sila magiging interesado sa naturang panukala. Ang pundasyon ng kanilang mga ninuno ay ang kanilang mga ninuno, at pagkatapos ng 10,000 taon, ang kanilang sect ay umunlad ng mabuti at pinalitan pa ang pangalan nito, kaya bakit mag-abala na bumalik sa kanilang lupang ninuno? Ngunit para sa mga tao ng Star Emperor Mountain, medyo iba ang sitwasyon. Dahil sa kanilang mga paniniwala, lahat sila ay sumambas sa mga Great Emperors. Ang Supreme Profound Sect ay isang sekta na sinusuportahan ng Great Emperors, isang lugar kung saan dating nanirahan ang mga Great Emperors. Ang Star Emperor Mountain, na kalaunan ay itinatag, ay hindi maihahambing sa Supreme Profound Sect. Ang lupaing ninuno ay kumakatawan hindi lamang sa paggalang sa kanilang mga ninuno, kundi pati na rin sa pagsamba sa mga Great Emperors. Walang Star Emperor Mountain Cultivator na ayaw bumalik sa kanilang ancestral land at magbigay pugay sa dating tahanan ng Great Emperors. Ang mungkahi ni Yang Kai ay eksaktong gusto ni Yang Shuzu at ng iba pa. Masasabing mas kaakit-akit ang panukalang ito kaysa sa una. Ang una ay nakatutok lamang sa kanilang tatlo, ngunit ito ay nakatutok sa lahat. Nagkatinginan ang tatlo at nakita ang pagnanasa sa mga mata ng isa't isa. Mabuti, ngayong si Senior Ye ay dakilang elder din ng High Heaven Sect ko, at dahil lahat kayo ay mga labi ng Supreme Profound Sect, hindi problema para sa inyo ang pumasok at manirahan doon. Hinampas ni Yang Kai habang mainit ang plancha. Hindi ka ba natatakot na piliting pumasok ang mga bisita at akayin ng isang lobo sa loob ng bahay? Tumingin si Yang Shuzu kay Yang Kai nang may matalas na mata at matalim na nagtanong. Si Senior siguro ay nagbibiro, not to mention na nandyan si Great Elder, kaya hindi mo gagawin ang ganoong bagay, ang karakter lang ng ilang senior ang pinaniniwalaan nitong junior na ito. Wala sa inyo ang mga taong humahabol sa katanyagan at kayamanan, wala akong dapat ipag-alala. Boy, medyo prangka ka, sigaw ni Yang Shuzu. Mabuti, ang matandang ito at ang iba pa ay sumasang-ayon sa iyong mga kondisyon at tulungan kang magtagumpay. Gayunpaman, dapat tayong sumang-ayon ng maaga na kung ang aking mga kasamahang disipulo sa Star Emperor Mountain ay talagang pupunta sa lupang ninuno, dapat kong hilingin sa Sect Master Yang na maglaan ng isang hiwalay na teritoryong tirahan namin. Hindi kami sasali sa High Heaven Sect, sana maintindihan ni Sect Master Yang. Hindi ka sumali. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai habang palihim niyang minumura ang matandang ito. Siya ay nagsumikap ng husto upang manalo sa lupang ninuno ng Star Emperor Mountain upang pagsamahin ng maraming mga master ng Star Emperor Mountain sa High Heaven Sect, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay makikita ito sa isang sulyap at kahit nasabihin ang kanyang mga kondisyon sa advance. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Ang isang bundok ay hindi kayang tumanggap ng dalawang tigre, kaya kahit na hindi nag-aalala si Yang Kai na talagang sasaktan nila ang High Heaven Sect, napakaraming origin return ng Realm Masters sa Star Emperor Mountain na hindi nila magagamit para sa kanilang sariling layunin. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Yang Kai. Kung ganoon nga ang kaso, mahirap igarantya na hindi magkakaroon ng alitan at alitan sa pagitan nila sa paglipas ng panahon. Sa pag-iisip, si Yang Kai ay nagpakita ng panghihinayang. Mabuti, dahil sinabi iyon ni Senior, natural na walang dahilan si Junior para tumanggi, ngunit. Sayang, ano ang awa? Alam ni Yang Shuzu na si Yang Kai ay malamang na naglalaro ng husto, ngunit siya ay naiintriga pa rin at tumingin sa kanya ng may kain na hinala. Wala yun. Humalaklak si Yang Kai. Iniisip ko lang na kung makakasali ka sa High Heaven Sect, pagdating ng panahon, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makilala ang mga Great Emperors, ngunit kung ito ay isang hiwalay na teritoryo para sa iyo, iyon ay... Ano? Nagulat si Yang Shuzu habang lumiwanag din ang mga mata ni Lin Yurao at Chu Hanyi. Sect Master Yang, ano ang ibig mong sabihin dito? Bahagyang sumandal si Lin Yurao. Hindi ba sinabi sa'yo ni Great Elder? Tumingon si Yang Kai para tingnan si Ye Shiyun, sadyang ginugulat siya, dahan-dahang umiling si Ye Shiyun, nauunawaan ang intensyon ni Yang Kai, ngunit hindi niya ito sinubukang pahinain, ngumiti lang at sinabing. Ito ay isang bagay na napakahalaga, ang reyna na ito ay hindi ng ahas na banggitin ito. And, totoo iyan, ang ganitong uri ng bagay ay talagang hindi basta-basta masasabi, mas kakaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Bahagyang tumanggol si Yang Kai. Sect Master Yang, ang sinabi mo lang. Anong ibig mong sabihin? Sabik na tanong ni Yang Shuzu, bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa.
Bakit parang sinasabi mo na ang Great Emperors ay kasalukuyang nasa High Heaven Sect? Pagkasabi niya nito, pati siya ay natigilan at mabilis na umiling, bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Tama si Senior, ang mga Great Emperors ay nasa High Heaven Sect ngayon. Tumisi si Yang Kai. Paano ito posible? Si Yang Shuzhu at ang iba ay biglang tumayo, nanininig ang kanilang mga katawan, na parang nakakita ng multo sa sikat ng araw. Hindi na kailangang linlanggan ni Junior ang inyong tatlo, kung hindi kayo maniniwala sa akin, maaari kayong magtanong kay Great Elder. Sumenya si Yang Kai. Ibinaling ng tatlo ang kanilang mga mata kay Yashiyon, ang huli ay marahang tumango. Natigilan si Yang Shuzhu. Nakakabigla ang balitang ito na parang isang 10,000 kilo na sledgehammer ang tumama sa kanyang ulo, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo at hindi na makabangon ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga Great Emperors ay makapangyarihang mga masters na umiiral lamang sa mga alamat. Bagamat si Yang Shuzhu at ang iba ay palaging naniniwala na ang mga Great Emperors ay buhay pa at natutulog lamang sa isang lihim na lugar, sa huli, ito ay paniniwala lamang. Kapag ang isang paniniwala ay naging isang katotohanan, kahit na ang isa ay naniniwala dito, magkakaroon pa rin ng mga sandali ng pagdududa. Ito ay isang uri ng takot na ang pag-asa ng isang tao ay mauwi sa pagkabigo. May proof ka ba? Nagtanong si Lin Yurao. Anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan ito? Kahit na may garantiya ng Great Elder, hindi kami ng ahas na paniwalaan ito ng ganoon kadali, mangyaring magpakita sa amin ng patunay, Sect Master Yang. Nakabawi din sina Yang Shuzhu at Chu Hanyi at Tumango. Anong klaseng patunay ang gusto mo? Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Kahit ano ay ayos lang, basta mapatunayan mo ang bagay na ito, kung ito ay totoo. Itong matandang master at ang iba pa ay sumasang-ayon na sumali sa High Heaven Sect. Mabangis na sigaw ni Yang Shuzhu, baka sa kanyang mukha ang determinasyon na kung hindi siya bibigyan ni Yang Kai ng patunay, hindi siya susuko. Isang hinaing ba para sa kanila ang pagsali sa High Heaven Sect? Kung ito ang kaso, hindi banggitin na hindi sinusubukan ni Yang Kai na mapagtagumpayan sila, kahit na kailanganin nilang magmakaawa sa kanilang mga lolo't lola, sasali pa rin sila. Hindi pa banggitin kung may patunay man ako o wala, kahit meron ako, makikilala mo ba kung ilalabas ko? Tumiti si Yang Kai ng mapang-asar. Makilala man natin ito o hindi, ang matandang master na ito at ang iba pa ay maaaring maghusga para sa kanilang sarili, ngunit kung ang Sect Master Yang ay nagbubuga lamang ng kalokohan, hindi ka patatawarin ng matandang master na ito. Natigilan ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito. Sa sandaling ito, kahit nahilingin sa kanya na kumuha ng patunay, wala siyang kapangyarihang gawin niyon. Biglang may pumasok sa isip niya at tumawa siya ng malakas. Dahil iyon ang kaso, mangyaring magbantay ng mabuhi. Pagkababa pa lang ng boses niya ay may biglang sumulpot sa palad niya at tinaas niya iyon. Isang monarch aura ang pinakawalan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat habang nakatingin dito. Ilang sandali pa, napabulala si Yang Shuzhu. Star Emperor Token. Isa talaga itong Star Emperor Token. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng Star Emperor Token dati. Ang Star Emperor Mountain dati ay mayroong dalawang Star Emperor Token. Ang isa ay simbolo ng Great Emperors at naka-enshrine sa Sky Transcendence Peak, kung saan ito ay sinasamba ng lahat ng Star Emperor Mountain. Ang isa ay simbolo ng pagkakakilanlan ng Sect Master ng Star Emperor Mountain at hawak ng Sect Master. Ngunit ngayon, isang Star Emperor Token na lang ang natitira sa Star Emperor Mountain. Ang pangalawa ay kinuha ni Yashiyon at nahulog sa mga kamay ni Yang Kai. Maraming beses nang bumisita si Yang Shuzhu sa Sky Transcendence Peak para sambahin ang Great Emperors, kaya natural na hindi siya estranghero sa Star Emperor Token. Gayunpaman, ang Star Emperor Token na nakita niya ay pawang mga buhay na naglabas na ng kanilang kapangyarihan. Ang nasa kamay ni Yang Kai, gayunpaman, ay ganap na buo. Sa madaling salita, naglalaman pa rin ito ng Divine Technique ng Great Emperors, isang maalamat na Divine Technique na madaling pumatay ng Origin King. Ang mga mata ng tatlo ni Yang Shuzhu ay nanginginig ng husto. Maging si Yashiyon ay nagsuot ng marangal na ekspresyon. Sina Chentong at Fei Jito ay parehong nakatitig sa eksenang ito ng may dilat na mga mata. Walang nag-aakala na si Yang Kai ay talagang magtataglay ng gayong kayamanan na lumalaban sa langit. Gamit ang token na ito, madali niyang maalis ang buong Star Emperor Mountain at mapag-isa pa ang Shadowed Star ng walang problema. Nagulat, ang mga ekspresyon ni Yang Shuzhu at ng iba pa ay naging labis na natakot. Lahat sila ay nag-aalala na kung pilitin nila si Yang Kai sa isang sulok at talagang gagamitin niya ang bagay na ito para harapin ang Star Emperor Mountain, wala sa kanilang 200 miyembro ng sect ang kayang mabuhay. Itong Star Emperor Token ay personal na iniabot sa akin ng Great Emperors. Kung maniwala ka sa akin o hindi, nasa iyo. Ikaw ang nagpumilit na makakita ng pruweba bago ko inuha. Tama, bukod pa sa bagay na ito, mayroong isa ring lihim na sinabi sa akin ng mga Great Emperors. Hindi ko alam kung mapapatunayan nito ang aking mga naunang salita.
Mangyaring magsalita, Sectmaster Yang. Hindi na ng ahas si Yang Shuzu na maliitin si Yang Kai, maging ang kanyang kilos ay nagiging mas magalang. Sinabi ng Great Empress na ang kasalukuyang Liuyan Sandfield ay isang Emperor artifact lamang, ang Three Blazing Flame Rings. Lahat ng tao dito ay matanda na, at ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ay malamang na nakapunta na sa Liuyan Sandfield noon at alam na mayroong tatlong flame zone sa loob. And, ang tatlong flame zone na ito ay ang tatlong flame rings ng isang Emperor artifact. Tungkol naman sa pagkawala ng unang flame ring ilang araw na ang nakalipas, ito ay dahil kumilos ang Great Empress para kolektahin ito. Nalaglag ang panga ng lahat. Paano nila narinig ang ganitong kahindak-hindak na sikreto? Kahit si Yashiyun ay hindi alam na ang Liuyan Sandfield ay talagang isang Emperor artifact, na naging dahilan upang ang kanyang magagandang mata ay kuminang ng husto. Gayunpaman, ang Three Flame Flame Ring ay talagang naitala sa mga sinaunang talaan ng sekta. Nabalitaan na sila ang pinakamahalagang artifact ng Great Empress. Gamit ang Divine Technique ng Great Empress, hindi imposible para sa isang artifact na mag-transform sa isang restricted area on Shadowed Star sa loob ng 10,000 taon. Sinabi ni Sectmaster Yang, ang pagkawala ng unang Flame Layer Flame Zone ay dahil personal na kinalekta ng Great Empress ang isa sa Flame Rings. Tanong ni Yang Shuzu sa nanginginig na boses. And, nakita ito ng Sectmaster ng sarili niyang mga mata. Tumango si Yang Kai. Sunod-sunod na hingal ang umalangungaw. Naunawaan ng lahat na naroroon kung gaano kakilakilabot ang Flame Layer Flame Zone. Bago ang pagbubukas ng Liuyan Sandfield, sino mang manggahas na makipagsapalaran dito ay mamamatay ng walang kumpletong bangkay, kahit na sila ay isang Third Order Origin Returning Realm Cultivator. Ang pagkawala ng unang Flame Layer Flame Zone ay nagdulot ng kaguluhan sa Shadowed Star, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari upang maging sanhi ng gayong pagbabago sa Liuyan Sandfield. Kaagad pagkatapos, pinasok ito ng High Heaven Sect. Ngayon, kasama si Yang Kai dito, nakakuha sila ng sagot. Mahirap hindi maniwala. Sa buong teritoryo ng Shadowed Star, bukod sa Great Empress, sino pa ang may ganoong kakayahan? Sa loob ng ilang panahon, si Yang Shuzu at ang iba pa ay naniwala sa humigit kumulang 80% ng mga salita ni Yang Kai, habang ang natitirang 20% ay dahil sa kanilang sariling pag-iingat. Maglalakas loob akong magtanong. Ang relasyon ni Sectmaster Yang sa Great Empress ay, ang mga mata ni Lin Yushu ay kumikinang ng maingat habang nagtatanong. Kung sinabi kong close friends tayo, maniniwala ka ba? Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Haha. Namula ang mukha ni Yang Shuzu habang nagpapakawala siya ng tuyong tawa. Marshall Peak, Kabanata 1522. Star Emperor Mountain. Pinagmasdan ni Yang Kai ang kanilang mga ekspresyon at alam na binigyan niya sila ng sapat na impormasyon. Kung magpapatuloy siya, malamang na mababaliw ang mga taong ito sa mismong lugar, kaya inalis niya ang Star Emperor Token at dahan-dahang sinabi. Ilang seniors, sa palagay ko napatunayan ko na ang sarili ko, kaya dapat pumili din ang ilang senior. Saglit na nagkatinginan si Yang Shuzu at ang iba pa bago tila naabot ang ilang uri ng pinagkasunduan at kinuyam ang kanilang mga kamao. Binati ng mga subordinate ang Sectmaster. Tunay na napatunayan ni Yang Kai ang kanyang sarili. Kung ang Star Emperor Token man ang nagselyado ng Divine Technique ng Great Empress o ang mga sikreto ng Three Blazing Flame Rings at Liuyan Sandfield, wala sa mga ito ang mga bagay na maaaring makuha o malaman ng mga ordinaryong tao, lalo na ang mga lihim ng Star Emperor Token. Ang mga Great Empress lamang ang makakaalam tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit si Yashiyun ay hindi alam ang tungkol sa kanila. Bukod dito, si Yang Shuzu at ang iba pa ay kumbinsido na sa karakter ni Yashiyun, hindi niya sila malilinlang. Nang magbigay ng garantiya si Yashiyun sa kanya, nagsimula na silang maniwala sa kanya, ngunit ito ay isang bagay na napakahalaga, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang maging maingat. Ngayong alam na nila na ang Great Empress ay nasa High Heaven Sect, paano sila tatanggi na sumali? Ang makapagpatuloy sa parehong sekta ng mga Great Empress at mamuhay sa parehong mundo na tulad nila ay isang karangalan na hindi na nila mahihiling pa. Mabuti. Masayang tumawa si Yang Kai bago iwinagayway ang kanyang kamay at magiting na sumigaw. Sino ang nagdala ng masarap na alak? Maglabas ng ilang garapon, ang Sectmaster na ito ay gustong makipag-inuman sa tatlong senior na ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Shuzu habang bahagyang winawagayway ang kanyang kamay. Pinasasalamatan namin ang kabaitan ng Sectmaster, ngunit hindi kami magaling sa pag-inom, kaya inaasahan namin na patawarin kami ng Sectmaster. At saka, ang bagay na ito ay hindi pa nagagawa, kaya kung ikaw gusto ko talagang uminom, maghintay pa tayo hanggang sa araw na magtagumpay tayo. Sectmaster, ang tatlong ito ay mga cultivator at hindi magaling uminom. Sabi din ni Yashiyun sa gilid. Tumango si Yang Kai at ipinahayag ang kanyang pangunawa. Kung ganoon nga, kalimutan na ito. Ang tatlong senior ay hindi lamang walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, ngunit hindi rin sakam sa pagkain, labis na hinahangaan ka ni Junior.
Masyadong mabait ang sectmaster. Mahingi nang umiti si Yang Shuzu. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Please enlighten me. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging solemn na. Sectmaster, mangyaring magsalita. Sasabihin naming tatlo ang lahat ng nalalaman namin. Iminuwestre ni Yang Shuzu ang kanyang kamay. Gusto kong malaman kung bakit bigla akong inatake ng Star King Mountain. Dahil ba sa battleship ng sekta ko? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanila. Dahil kayong tatlo ay mula sa Star King Mountain, malamang na narinig ninyo ang ilang chismis. Kung maaalis ninyo ang mga pagdududa ng munting ito ay magpapasalamat magpakailanman. Naiintindihan ni Yang Kai kung bakit siya inatake ng Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect. Pagkatapos ng lahat, kung ito man ay ang nakaraang labanan sa Dragon Cave Mountain o ang pagbubukas ng Emperor Garden, ang High Heaven Sect ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakasundo sa dalawang sektang ito. Bukod dito, ang mabilis na pagtaas ng High Heaven Sect ay talagang nagbanta sa kanilang katayuan. Kung talagang gusto nilang gumawa ng isang hakbang, may dahilan sa likod nito. Bakit ginawa ito ng Star King Mountain? Wala siyang relasyon sa Star King Mountain, kaya naiisip lang ni Yang Kai ang kasabihang, isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit ang pag-iingat sa isang singsing na jade ay nagiging isang krimen. Tama ang Sectmaster, ito ay dahil sa Origin King Grade Battleship na ito. Ang Origin King Grade Battleship na ito ay may malaking pag-asa, kaya walang dakilang puwersa ang hindi gustong kunin ito para sa kanilang sarili. Star King Mountain ay natural na walang exception. Pagkasabi nito, sumulyap si Yang Shuzu kay Ye Shiyun at nagpatuloy. Kung ang Sectmaster ay patuloy na namamahala sa sect, natatakot ako na hindi ito mangyayari, ngunit iba ang magnanakaw na iyon. Gayunpaman ano? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Itong battleship ay isa lang sa mga dahilan. At ang pangalawa, ayon sa mga balitang naririnig paminsan-minsan ng matandang master na ito, ang pangalawang dahilan ay ang Great Emperors at ang Ancestral Land. Mataimtim na sinabi ni Yang Shuzu. Ang mga Great Emperors at ang lupang ninuno. Kumunot ang noo ni Yang Kai. Tunay nga. Ang Supreme Profound Sect Ruins na inookupahan ng High Heaven Sect ay kung saan dating nanatili ang mga Great Emperors. Gaya ng sinabi ng Sectmaster noon, marahil ay may isa pang misteryo doon. Ang magnanakaw na iyon na ngayon ay namamahala sa sekta ay natural na gustong tingnan. Ngunit hindi niya alam kung paano papasok sa Liyuan Sandfield, ngunit dahil makapasok ang High Heaven Sect, dapat may paraan ka. Siguradong may plano ang magnanakaw na iyon na gawin iyon. Kaya ganyan yan. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Tila talagang tinamaan sa ulo ang mga katagang casual niyang binigkas ngayon para manalo. Hindi katakataka na si Yang Shuzu at ang iba pa ay kaagad na sumang-ayon. Tila hindi lamang ang magnanakaw na iyon ang naghinala na may isa pang misteryo sa Ancestral Land, ngunit maging si Yang Shuzu at ang iba pa ay nag-isip din. Sayang lang. Talagang may misteryo, ngunit iyon ang lugar kung saan natutulog ang mga Great Emperors. Bukod kina Ye Shiyun at Yang Kai, malamang na walang makalapit dito. Dahil man ito sa Starship o sa walang base ang misteryo, sa huling pagsusuri, ito ay dahil sa Origin King Realm. Ang pagsupil at pagpigil sa World Principles ay naging sanhi ng mga tao na magkaroon ng walang katapusang pagnanais para sa isang mas mataas na kaharian, ngunit ang Starship at ang walang batayan na misteryo ay nagbigay ng pag-asa, kaya natural na pinagnanasaan ito ng Star Emperor Mountain. Ngayong tinutulungan ng matandang guro na ito at ng iba pa ang Sectmaster, ipinapalagay ko na ang magnanakaw ay walang kapangyarihan na baligtarin ang sitwasyon. Gayunpaman, Sectmaster, dapat ka ring mag-ingat sa Annihilation Thunderbeat. Kaming mga konserbatibo ay hindi masyadong mahalaga sa ang sect, kaya hindi tayo maaaring makipag-ugnayan sa Annihilation Thunderbeat. Kung hindi, kinuha natin ito bilang Sectmaster, kaya hindi na kailangang mag-alala ang Sectmaster tungkol dito. Sabi ni Yang Shuzu na may hiya na ekspresyon. Masyadong mabait si Senior. Isa lang itong artifact, ang Sectmaster na ito ay may sariling countermeasures. Tumiti si Yang Kai. Mabuti. Malumanay na tumanggo si Yang Shuzu, ngunit biglang tila may naisip at sinabi. Tama, may isa pang bagay na dapat tandaan ng Sectmaster. Magsalita ka, Senior. Ang magnanakaw na iyon ay tila naglilinang ng isang uri ng secret technique sa nakalipas na ilang dosenang taon. Ang mga nasasakupan ay walang kakayahan at hindi alam kung ano ang kanyang nililinang sa ngayon, ngunit para sa kanya na gumugol ng maraming oras dito, dapat na isang pambihirang secret technique. Kung talagang makaharap mo siya, kailangan munang protektahan ng Sectmaster ang kanyang sarili. Seryosong sabi ni Yang Shuzu. Tatandaan ko, mataimtim na sabi ni Yang Kai. Mabuti, dahil iyon ang kaso, aalis na tayong tatlo at babalik sa sect para tumulong sa plano ng Sectmaster. Maaring maghintay si Sectmaster dito para sa balita mula sa atin bago kumilos. Maraming salamat. Mataimtim na kinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao.
Matapos ibalik ni Yang Shuzhu at ng iba pa ang kagandahang loob, mabilis silang umalis. Sa loob ng bulwagan, tuwang-tuwa si Yang Kai, lihim na naramdaman na kasama ni Yang Shuzhu at ng iba pang nakikipagtulungan sa kanya, makikita ang tagumpay. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ibaba ang kanyang bantay. Kung tutuusin, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Mahirap igarantya na ang Star Emperor Mountain ay hindi maglalaro ng ilang mga trick sa isang kritikal na sandali. Sect Master, aalis din ang reyna na ito. Sabi ni Ye Shiyun bago siya umalis. Kaagad, tanging sina Yang Kai, Chen Tong, at Fei Jitu lamang ang nanatili sa bulwagan. Sina Elder Chen at City Lord Fei ay parehong nakatitig kay Yang Kai na may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Anong gusto niyong sabihin dalawa? Sinulyapan sila ni Yang Kai. Ahem. Bahagyang umubo si Chen Tong at Tame Time na nagtanong. Yang Kai, ngayon mo lang sinabi na ang Great Emperors ay nasa High Heaven Sect, totoo ba o mali ang balitang ito? Hindi pa rin makapaniwala si Chen Tong sa nakakagulat na balitang ito. Hindi sa wala siyang tiwala kay Yang Kai, ngunit ito ay sadyang nakakagulat. Ano ang iniisip ni Elder Chen? Hindi sumagot si Yang Kai at sa halip ay nagtanong ng misteryoso. Paano ko malalaman? Ito ay tiyak dahil hindi ko alam na tinatanong kita. Hindi na kaimik si Chen Tong. Haha, tumawa si Yang Kai. Sinabi ni Fei Jito, kung ganoon ang kaso, ang matandang master na ito ay sasali rin sa High Heaven Sect. Old Fei, ikaw. Tumingin sa kanya si Chen Tong nang may pagtataka. Ano ang tungkol sa akin? Sa anumang kaso, ang matandang master na ito ay isang walang ginagawa na City Lord. Shadow Moon Hall ay hindi mahalaga kung ako ay naroroon o wala. Kung ako ay talagang makakasali sa Sect of the Great Emperors, ito ay magiging ito. Ang karangalan ng matandang Fei. Tumuso si Fei Jito. Masyadong mabait si City Lord Fei. Pakiusap huwag mo nang banggitin muli ang bagay na ito, kung hindi, ang junior na ito ay natatakot na ang matandang Temple Master ay todo-todo laban sa junior na ito. Mabilis na ikan-away ni Yang Kai ang kanyang kamay. Nang makitang interesado rin si Chen Tong, hindi maiwasan ni Yang Kai na magulat. Masaya siyang manalo kay Yang Shuzhu at sa iba pa, ngunit ayaw niyang i-poach sila mula sa Shadow Moon Hall. Hindi lang ang High Heaven Sect ay may kaunting mga disipulo ngayon, ngunit wala rin itong high-end na combat power. Iilan lang ang origin return ng Realm Masters, at 70% sa kanila ay nasa First Order. Maging si Yang Kai mismo ay nasa kaharian na ito. Tanging si Ye Shiyun lamang ang nakayanan ang pasanin ng sitwasyong ito. Kung kaya niyang mapagtagumpayan ang mga tao ng Star Emperor Mountain, iba ang sitwasyon. Sa oras na iyon, ang High Heaven Sect ay malamang na maging isang namumunang puwersa sa Shadowed Star. Wala na ang Thunder Typhoon Sect at Heaven Battling Union, kaya Star Emperor Mountain lang ang nakatayo sa harap ng High Heaven Sect. Matapos itong panasan, ang posisyon ng High Heaven Sect bilang pinuno ay hindi mapag-aalinlanganan. Malaki ang pakinabang nito sa pagunlad ng High Heaven Sect sa hinaharap. Kaya naman hindi nag-atubili si Yang Kai na itapon ang Star Emperor Token at ilantad ang pagkakaroon ng Great Emperors. Siya ay labis na inggit kay Yang Shuzhu at sa iba pa. Ang grupong ito ng mga tao ay pawang masisipag na cultivator na hindi naghahangad ng katanyagan o kayamanan, at ang kanilang mga puso ay dalisay at walang labis na intriga. Sa sandaling sumali sila sa High Heaven Sect, sila ang magiging pundasyon ng buong sect. Ang mga aksyon ni Yang Shuzhu at ng iba pa ay napakabilis at mahusay. Sa loob lamang ng 2 araw, nakatanggap si Ye Shiyun ng mensahe mula sa kanila. Matapos matanggap ang balita, agad na inutusan ni Yang Kai ang starship na tumulak patungo sa Star Emperor Mountain. Ang Star Emperor Mountain Range ay isang maringgal na bulubundukin na may mayamang aura ng world energy na nababalot ng fog sa buong taon. Kung titignan ito sa malayo, para bang hindi ito kabilang sa mundong ito. Pinili ng inapo ng Supreme Profound Sect ang lugar na ito para magpagaling, kaya medyo maganda ang kanilang paningin. Ang mga tao ng Star Emperor Mountain ay hindi madalas kumilos sa labas at hindi nakikialam sa mga hinaing ng labas ng mundo, sa halip ay nakatuon sa pagpapaunlad ng sarili, ngunit walang sino man ang nang-ahas na maliitin ito. Kabilang sa pinakamababang cultivator, marahil ay hindi alam ng maraming tao ang pagkakaroon nito. Ang mga pamilyar dito ay Heaven Battling Union, Thunder Typhoon Sect, Colored Glass Sect, Shadow Moon Hall, at iba pang mga first class sects. Gayunpaman, sa mga first class na sekta na ito, mayroon pa ring Star Emperor Mountain na kailangan nilang tingalin. Sa loob ng 10,000 taon, ang Star Emperor Mountain ay naging simbolo ng pinakamataas na puwersa sa Shadowed Star, at walang tagalabas na ng ahas na tumuntong sa loob ng 100,000 kilometro mula rito. Ngunit ngayon, buong tapang na dumating ang High Heaven Sect Starship at walang kaunting paghinto, dumiretso sa gitna ng bundok. Kasabay nito, sa Open Clouds Peak, maraming tao ang nagtipon. 80% ng cultivator population ng Star Emperor Mountain ang natipon dito.
Maliban sa ilan na nasa liblib na retreat o nagtatanim ng ilang uri ng secret technique na hindi dapat istorbohin, lahat ng iba pang cultivator ay naroroon. Walang marami, 200 lang. Ngunit kung titingnang mabuti, ang lineup ng 200 taong ito ay sapat na upang mabigla ang sinuman. Sa 200 taong ito, mahigit 150 ang Origin Return ng Realm Masters, na 40 sa kanila ang Third Order Origin Return ng Realm Masters. Para sa mga nasa ibaba ng Origin Return ng Realm, mayroon lamang ilang dosena. Marshall Peak, Kabanata 1523. Hindi mo kailangang malaman. Walang malaking puwersa ang magkakaroon ng ganoong pagkakaiba sa mga numero. Bagamat hindi malakas ang mga low-end cultivator, sila ang magiging pag-asa sa hinaharap ng bawat sect, kaya't ito man ay Heaven Battling Union, Thunder Typhoon Sect, o Colored Glass Sect ng Shadow Moon Hall, sila ay palaging may malaking bilang ng mga low-level cultivator. At kakaunting mataas na antas na cultivator. Ngunit dito sa Star Emperor Mountain, nabaligtad ang sitwasyon. Ang dahilan nito ay dahil sa mahigpit na recruitment requirements. Napakataas ng threshold para makapasok sa Star King Mountain na mahirap isipin. Ang isa ay kailangang magkaroon ng pinakanamumukod tanging kakayahan, at mayroon ding limitasyon sa edad ng isa. Ang karamihan ng mga tao ay dinala sa Star King Mountain noong sila ay wala pang 10 taong gulang. Ang edad na ito ay ang pinakaangkop para sa pag-instill ng ilang mga ideya, kung kaya't iginagalang ng mga tao sa Star King Mountain ang mga Great Emperors. Dahil sa proseso ng paglaki, itinuro sa kanila ang konseptong ito ng nakatatandang henerasyon. Ngunit sa sandaling sumali sila sa Star Emperor Mountain, tatangkilikin nila ang pinakamagandang kapaligiran sa pagtatanim at ang pinakamaraming mapagkukunan ng pagtatanim. Gagamitin ng Star Emperor Mountain ang lahat ng resources ng sect para bigyang daan ang paglilinang ng kanilang mga alagad. Kinailangan nilang makapasok sa Origin Return ng Realm bago ang edad na 40. Kung mabibigo silang gawin ito, ang kanilang paglilinang ay aalisin at sila ay mapapatalsik mula sa Star Emperor Mountain. Ang mga patakaran ay malupit, ngunit ang epekto ay kapansin-pansin. Bilang resulta, ang bilis ng cultivation ng cultivator na pumasok sa Star Emperor Mountain ay napakabilis, kaya naman napakaraming master ng Origin Return ng Realm ang lumitaw. Sina Ko Chang Feng, Fang Tianzong, Wei Gochang, itong mga sumisikat na bituin ng Shadowed Star, sino sa kanila ang hindi nakalusot sa edad na ito? Maging si Yang Kai ay ganoon din. Gayunpaman, pagkatapos na maabot ng isang cultivator ang isang tiyak na antas ng lakas, ang kanilang hitsura ay mabagal na tumanda, kaya lahat ay mukhang mas bata. Si Yang Kai ay sumali sa High Heaven Pavilion sa edad na 13, at sa pagbabaliktanaw ngayon, 20-30 taon na ang nakalipas. Ngayon, isa lamang siyang First Order Origin Return ng Realm Cultivator. Masasabing ang sinumang cultivator sa Star Emperor Mountain ay isang pag-iral na maihahambing kina Ku Chang Feng, Fang Tianzong, at iba pa. Bukod dito, dahil umiral na ang Star Emperor Mountain mula pa noong sinaunang panahon, mayroon itong hindi mabilang na top grade na secret arts at secret techniques, kaya sa mga cultivator sa parehong kaharian, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga disipulo ng Star Emperor Mountain ay karaniwang mas mataas. Kapag ang isang disipulo ay nakapasok sa Origin Return ng Realm bago ang edad na 40, maaari na silang umalis sa bundok upang pasiglahin ang kanilang kalagayan sa pag-iisip. Siyempre, kailangan din nilang manatiling incognito. Ang dahilan kung bakit ang Ancient Yang Sect ay nawasak ng Star Emperor Mountain 1,000 taon na ang nakalilipas ay dahil ang mga disipulo na umalis sa sect para sa karanasan sa buhay ay pinatay ng Ancient Yang Sect. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang bilang ng mga middle at high level cultivators sa Star King Mountain ay hindi pangkaraniwang mataas. Sa kabaligtaran, ang bilang ng mga disipulo sa mababang antas ay mababa. Sa mga mababang antas na disipulong ito, ang kanilang mga paglilinang ay hindi pantay, ngunit ang bawat isa sa kanila ay mukhang bata at wala pa sa gulang. Ang bunso ay kakapasok lang sa Star King Mountain 2 taon na ang nakakaraan at mga 11 taong gulang pa lang, ngunit isa na siyang Separation and Reunion Boundary Cultivator, isang hakbang lang ang layo mula sa Yuan Chi Boundary. Ito ay hindi maisip sa alinmang ibang sekta. Marahil ay maaaring linangin ng Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect ang gayong talento, ngunit sa huli, ang gayong talento ay napakabihiyang. Ang Star Emperor Mountain, sa kabilang banda, ay isang pangkaraniwang pangyayari. Noong nasa ganitong edad si Yang Kai, hindi pa siya nakakapagsimula ng martial arts. Ngayon, ang 200 taong ito ay nagtipon sa Kasing Clouds Peak. Bagamat marami sila, ganap na tahimik. Ang lahat ay tila naghihintay ng isang bagay na tahimik, ang kanilang mga ekspresyon ay solemn na. Ang pinuno ng grupong ito ay si Yang Shuzu at ang kanyang 2 kasama. Habang naghihintay, nagpalitan ng tingin ang 3 at nagpalitan ng mensahe ng Divine Sense na parang may pinag-uusapan. Pagkaraan ng mahabang panahon, may nagtanong, "Brother Yang, hindi mo ba sinabi na may mahalagang ipahayag ang sect master?"
Bakit ang tagal na nating naghihintay dito pero hindi pa rin natin nakikita ang sectmaster? Itong matandang master. Kailangan pang bumalik sa retreat para linangin ang kanyang Shockang Wave Secret Art, walang oras na sayangin. Tama, Brother Yang, ang sabi mo ay may mahalagang sasabihin sa atin ang sectmaster. Kakalabas lang ng matandang babae na ito sa liblib niyang tahanan at halos handa na ang kanyang furnace ng Blue Dragon Pills. Babae para sa kanyang pagkalugi. Inip na sigaw ng isa pang matandang babae. Sa pangunguna ng dalawang ito, nagsimula na ring magsisigawan ng iba. Karamihan sa mga taong ito ay nasa closed door cultivation sa kanilang sariling mga tirahan sa buong taon. Sila ay alinman sa nilinang cultivation techniques o pinag-aralan ng daw ng equipment refinement at pill refinement. Karaniwang hindi sila umaalis sa tirahan, at mas bihira pa ang napakaraming tao na magsama-sama. Dalawang araw na ang nakalipas, nagpadala si Nayang Shuzu, Lin Yu Rao, at Chu Hanyi ng mensahe na nagsasabing tinatawag sila ng sectmaster at may pag-uusapan. Bagamat silang tatlo ay wala sa anumang mahalagang posisyon sa sekta, nandoon pa rin ang kanilang reputasyon, kaya ngayong magkasama silang nagpadala ng mensahe, natural na hindi maraming tao ang nang-ahas na huwag pansinin sila. Matapos maghintay ng mahabang panahon, walang palatandaan ng sectmaster, kaya hindi nakakagulat na nagrereklamo sila. Lahat, mangyaring huwag maiinip, sandali lang. Sumigaw si Yang Shuzu at tumangala sa abot tanaw, ngunit hindi pa rin niya makita ang hinihintay niya. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Ang matandang babae ay mukhang hindi nasisiyahan habang siya ay malamig na sumanggot, na inihampas ang tungkod sa kanyang kamay sa lupa. Sasabihin ko muna ito, ang matandang babaeng ito ay bibigyan ka ng mukha at maghihintay ng isang stick ng insenso na nagkakahalaga ng oras. Pagkatapos ng oras na iyon, kung hindi lumilitaw ang sectmaster, aalis ang matandang babae na ito. Huwag mong sisihin ang matandang ito sa hindi pag-abiso sa iyo ng maaga. N. May nag-echo, ngunit hindi nagtagal ay nataranta sila. Brother Yang, kailan naging maganda ang relasyon ninyo ng sectmaster? Bakit kailangan mo pang ihatid ang kanyang mga utos? Hindi ba't ang ganitong bagay ay palaging ginagawa ni Elder Bai? Malabo niyang naalala na si Yang Shuzu at ang sectmaster ay hindi magkasundo. Yang Shuzu, matapang ka. Isang galit na sigaw ang biglang dumating mula sa malayo, at kasabay nito, isang pulang ilaw ang namatay. Ilang sandali pa, ang pulang ilaw na ito ay dumapo sa harap ng lahat, na nagpapakita ng tatlong figure. Bai Shi. Pinaikit ni Yang Shuzu ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bagong dating na ito, isang mahinang bakas ng takot na kumikislap sa kanyang mga mata. Ito ay isang matandang lalaki na may puting buhok na nakasuot ng brown na robe. Ang kanyang ekspresyon ay marangal, at ang malakas na aura at pagbabago ng Saint Chi na nagmumula sa kanyang katawan ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay isang peak third order origin return ng realm cultivator. Kung narito si Yang Kai, tiyak na makikilala niya ang taong ito. Ang matandang ito ang umatake sa kanya gamit ang Annihilation Thunder Bead sa Fallen Emperor Mountain. Brother Bai. Nang makitang lumitaw ang matandang ito, maraming tao sa karamihan ang yumuko at sumaludo. Si Bai Shi ang humawak sa posisyon ng Great Elder sa Star Emperor Mountain, at kahit na maraming tao dito ay may parehong cultivation tulad niya, sa huli, siya ay may mas mataas na status at isang pinagkakatiwala ang aid ng sectmaster, kaya natural na kailangan nilang magkusa na batiin siya. Gayunpaman, nang makita ang mapagmataas na hitsura ni Bai Shi, ang lahat ay nataranta. Hindi nila alam kung bakit nagalit si Bai Shi. Yang Shuzu, ilang buwan na kitang hindi nakikita at lumakas ang tapang mo. Naglakas loob ka talagang palpak ang utos ng sectmaster. Paano kita parurusahan? Matiim na tinitigan ni Bai Shi si Yang Shuzu at sumigaw. Ano? Niloloko ang mga utos ng sectmaster. Ang mga bulalas ay nagmula sa karamihan ng tao at sa ilang sandali, hindi mabilang na mga pares ng mga mata ang lumingon kay Yang Shuzu at sa dalawa pa, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman nangyari sa Star Emperor Mountain dati. Bawat disipulo ng Star Emperor Mountain ay parang magkapatid sa isa't isa, kaya kakaunti ang mga alitan at hinaing sa pagitan nila. Ngunit ngayon, bakit handa si Yang Shuzu na ipagsapalaran ng universal na pagkondena at huwad ang mga utos ng sectmaster? Ano ang gusto niyang gawin? Si Bai Shi ay isang pinagkakatiwala ang aid ng sectmaster, kaya dahil sinabi niyang mali ito, hindi ito maaaring magkali. Pinalin lang ng matandang master na ito ang utos ng sectmaster. Tumingin si Yang Shuzu sa nananakot na si Bai Shi at nginisyan. Ang matandang master na ito ay hindi gaanong matapang na baliwalain ang mga turo ng ancestor. Nang ahas na saktan siya, ang mga alagad ng buong bundok ay magsasama-sama upang patayin sila. Buti naman alam mo, tumisi din si Bai Shi. Nakilala nitong si Bai ang sectmaster isang tasa lang ng tsaang nakalipas at sumugod dito mula sa kanyang lugar. Kung naglabas siya ng ganoong utos, paanong hindi malalaman nitong si Bai? Dahil hindi mo na kailangang malaman.
Bago pa makasagot si Yang Shuzu, isang malambing na sigaw ang biglang dumating mula sa langit. Agad na kumislap ang isang figure at biglang lumitaw ang isang magandang babae na nakasuot ng balabal ng palasyo, na may pagmamalaki na nakatayo sa hangin, ang kanyang pares ng phoenix na mata ay kasing lamig ng yelo habang nakatingin sa grupo sa ibaba. Biglang lumingon si Baishi at pagkatapos makita kung sino iyon, namutla ang mukha niya sa takot habang sumisigaw. Sect Master Ye, Senior Sister Ye, talagang si Senior Sister Ye, imposible, hindi ba matagal nang namatay si Senior Sister Ye? Hindi kaya malabo ang mata ng matandang master na ito dahil sa kanyang katandaan. Si Senior Sister Ye ba? Ikaw, di ba? Biglang humakbang pasulong ang matandang babae na kanina pa kausap ni Yang Shuzu, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang tulalang nakatitig kay Ye Shiyun, may pagtataka at pagkalito. Tumilitaw sa kanyang mukha. Tumingin si Ye Shiyun sa kanya at ngumiti. Pagkatapos ng 100 taon na hindi kita nakita, mukhang tumanda na si Junior Sister Xinlan. Nanginginig si Xu Xinlan habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit nagpakawala pa rin siya ng isang masayang tawa. Ang estilo ni Senior Sister Ye ay mas kahanga-hanga kaysa dati. Hindi inaasahan ni Junior Sister na sa kanyang buhay, siya ay magiging maswerte na makita ang kaaya-aya ni Senior Sister Nadadala. Ako ay sinaktan ng isang tao at kinailangan kong manirahan sa pag-iisa sa loob ng 100 taon. Siguradong nag-aalala si Junior Sister. Mahinang sabi ni Ye Shiyun. Sinaktan ng 100 tao. Sino ang mga ngahas na saktan ka? Biglang umungal si Xu Xinlan, parang makamandag na ahas na sumisichit ng marahas. Bigla, parang may naisip siya at sinabing may malungkot na ekspresyon. Pwede ba? Malumanay na tumanggo si Ye Shiyun. Ang reyna na ito ay bumalik upang ayusin ang mga lumang account at linisin ang sekta. Mabuti. Kinagat ni Xu Xinlan ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ibilang si Junior Sister. Kahit mamatay si Junior Sister, kailangan niyang kagatin ang 1 piraso ng laman ng hayop na iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, nagsimula nang mag-isip ang mahigit 200 cultivators sa Open Cloud Speak. Karamihan sa mga taong ito ay umaatres sa Star Emperor Mountain sa buong taon at hindi pa nila narinig ang tungkol sa pagbabalik ni Ye Shiyun, ang kanyang paglahok sa labanan ng Dragon Cave Mountain, o ang kanyang pagsali sa High Heaven Sect, ngunit ngayon na ang sitwasyon ay naging malinaw na, wala sa kanila ang mga hanggal. Matapos mag-isip ng ilang sandali, medyo naunawaan na nila ang sanhi at epekto ng usapin. Hindi man nila maintindihan ang lahat, hindi naging problema para sa kanila na hulaan ang karamihan. Ang pagbabalaklaban sa dating sectmaster, ang pagpilit sa kanya na umalis sa Star Emperor Mountain at ang pag-agaw sa trono ay isang karumalduman na krimen. Hindi ito mapapatawad sa Star Emperor Mountain. Higit pa rito, marami sa 200 cultivator na ito ay ipinaalam ni Yang Shuzu ng maaga na magkakaroon ng isang malaking palabas ngayon. Ngayong bumalik na si Ye Shiyun, natural na tuwang-tuwa sila. Lahat sila ay nakatanggap ng kabaitan ni Ye Shiyun sa nakaraan. Noong si Ye Shiyun ang namamahala sa Star Emperor Mountain, ang kanilang kapaligiran sa pamumuhay at paglilinang ay mas maganda kaysa ngayon, ngunit mula nang mawala si Ye Shiyun, ang pagtrato sa kanila ay nabawasan. Kung ikukumpara ang dalawa, natural na umaasa ang lahat na babalik sa kapangyarihan si Ye Shiyun. Bukod dito, ito ay ganap na makatwiran. 100 taon na ang nakalilipas, si Ye Shiyun na ang pinakamalakas na master sa Shadowed Star, at ngayong lumipas na ang 100 taon, lumakas lang ang kanyang lakas, kaya kung hindi siya kukuha ng kapangyarihan, sino ang kukuha? Maging si Yang Shuzu at ang iba ay mas mababa sa harap ni Ye Shiyun. Marshall Peak, Kabanata 1524. Seryoso ka? Sa opening cloud speak, buong pagmamalaking tumayo si Ye Shiyun habang tumitingin sa kanya ang mahigit 200 disipulo ng Star Emperor Mountain. Nagpalitan ng tingin si Yang Shuzu at ang dalawa pa at naramdaman nilang tama na ang oras, kaya mabilis silang lumuhad sa lupa at sumigaw. Ang mga subordinate ay tinatanggap ang sect master pabalik sa bundok. Ang mga subordinate ay tinatanggap ang sect master pabalik sa bundok. Ang mga binati ni Yang Shuzu at ng iba pa ay sabay-sabay ding sumigaw, malakas at malinaw ang kanilang mga boses. Saglit na napalingon sa paligid ang iba pang mga tao bago mabilis na yumuko. Karamihan sa mga taong ito ay walang opinyon kung sino ang naging sect master, hindi pinapaboran si Ye Shiyun o ang kasalukuyang sect master. Sila ang uri ng mga tao na ayaw magdulot ng gulo, kaya ngayong hindi na mapaglabanan ang pangkalahatang kalakaran, natural na kailangan nilang sumabay sa agos. Si Baishi at ang dalawa pang sumugod kanina ay nataranta na ngayon. Namumula ang kanilang mga mukha, at hindi pa sila naging ganito kapangit noon. Baishi, sumigaw si Yang Shuzu. Nandito na si sect master, bakit hindi ka pa lumuhad? Siya ay hindi ang sect master, ang sect master ay ibang tao na ngayon, bakit ang matandang master na ito ay yumukaw sa kanya? Malamig na ngumuso si Baishi. Isa rin siyang matalinong matandang lalaki at alam na ang kasalukuyang sect master, na nagtrabaho ng husto sa loob ng mahigit 100 taon, ay wala pa rin gaanong pundasyon.
Sa kabaligtaran, si Yeshiyun, na muling lumitaw pagkatapos ng 100 taon, ay ganap na nasira ang kasalukuyang pundasyon ng sectmaster. Ang prestihiyo ng kasalukuyang sectmaster ay tila katawa-tawa sa sandaling ito. Sa isang banda, ito ay natural dahil si Yeshiyun mismo ay isang taong may birtod at prestihiyo, ngunit sa kabilang banda, ito ay dahil ang kasalukuyang posisyon ng sectmaster ay hinagaw, isang kasuklam-suklam na gawa ng pagkakanulo. Maging ito ay sa mga tuntunin ng katwiran o mga turo ng ninuno, ang kasalukuyang sectmaster ay hindi makatayo ng matatag. Pinalaki ni Baishi ang sitwasyon at alam niyang kahit sumuko siya ngayon, wala itong silbi. Natatakot siya na pagkatapos makipag-usap ni Yeshiyun sa kasalukuyang sectmaster, siya ang susunod na papatayin. Kaya naman tumanggi siyang sumuko. Stubborn tanga. Dahan-daang bumangon si Yang Shuzu, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talim habang nakatitig kay Baishi, isang malamig na pagpatay na hangarin na kumikislap sa kanyang mga mata. Gumalaw din sina Lin Yurao at Chu Hanyi sa sandaling ito, ngunit bago pa man makita ng sino man ang kanilang ginagawa, bigla silang lumitaw sa magkabilang gilid ng Baishi. Pinalibutan siya sa isang pincer attack, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Baishi, pilayin mo ang iyong sariling paglilinang. Ayon sa mga turo ng mga ninuno, ang mga alagad ng Star Emperor Mountain ay hindi pinapayagang magpatayan. Dahil ikaw at ako ay naging kapwa-disipulo sa loob ng maraming taon, bibigyan kita ng pagkakataong wakasan ang iyong sarili. Buhay! Si Yang Shuzu ay malamig na tumingin kay Baishi. Gusto mo bang pilayin itong si Bai ang sarili niyang paglilinang? Tumawa si Baishi, Yang Shuzu, nananaginip ka pa ba? Dahil inutusan tayo ng ating mga ninuno na huwag magpatayan, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Siya ay may walang takot na hitsura sa kanyang mukha at labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Sumimangot si Yang Shuzu at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ilang araw na ang nakalipas, ang dahilan kung bakit siya pumayag na tulungan si Yang Kai, ngunit hindi siya sasali sa labanan, at hindi madungisan ang kanyang mga kamay ng dugo ng kanyang mga kapwa-disipulo, ay dahil mismo sa paghihigpit na ito. Ngayon na si Baishi ay kumikilos tulad ng isang bastos, talagang inilagay siya nito sa isang mahirap na posisyon. Ang mga disipulo ng Star Emperor Mountain ay talagang hindi pinapayagang magpatayan, ngunit ang reyna na ito ay dakilang elder na ngayon ng High Heaven Sect, kaya hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa iyo. Malamig na ngumuso si Yeshiyun habang iniunat niya ang kanyang Jade White Palm at marahang idiniin ito pababa. Ang hampas ng palad na ito ay magaan at ethereal, na parang hindi pa ito umiiral noon. Gayunpaman, nag-react si Baishi na parabang nakaharap siya sa isang malaking kaaway, ang kanyang mga mata ay agad na namumunga habang itinutulak niya ang kanyang Saint Chi, ang kanyang Chi ay pumutok habang itinatas niya ang kanyang mga kamay upang salubungin ang hampas ng palad na ito. Gotcha! Isang tahimik na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kaibuturan ng kaluluwa ni Baishi na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Nanginginig ang kanyang katawan habang pasuray-suray siyang umatras ng ilang hakbang, umuubo ng isang subo ng dugo habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Yeshiyun. Naabot na ni Shi ang Grand Accomplishment Stage. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, nagningning ang mga mata ng lahat habang nakatitig kay Yeshiyun sa gulat. Tanging kapag ang isang cultivator ay nakapasok sa origin return ng realm ay mauunawaan nila ang kapangyarihan ng Shi. At kapag nilinang lamang nila ang kanilang Shi sa Grand Accomplishment Stage, sila ay magiging karapat-dapat na makapasok sa Origin King Realm. Ito ay isang kinakailangang kondisyon, kung hindi, gaano man kahirap nilinang ng isang Origin Return ng Realm Cultivator, imposibleng mahawakan ang threshold ng Origin King Realm. Sa Shadowed Star, mayroong kasing daming Origin Return ng Realm Cultivator na may mga buhok sa isang baka. Kahit na sa Open Clouds Peak na ito, mayroong higit sa 150 ganoong cultivator, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakultivate ng kanilang Shi hanggang sa Grand Accomplishment Stage. Maging si Yang Shuzu at ang dalawa pa ay naramdaman na kulang pa rin ang kanilang Shi. Ito ay isang lugar na hindi nila maabot. Ngunit ngayon, nasaksihan na nila ang tunay na ingranding na gawa ni Shi. Nang ang suntok ni Yeshiyun ay inilunsad, ito ay tahimik at hindi nakikita, ngunit ito ay may halong Shi. Malinaw na naramdaman ng lahat na ang kapangyarihang ito ay direktang samayril sa mga depensa ni Baishi at nasugatan siya. Parehong third order origin return ng Realm Cultivator, kaya kitang-kita ang agwat sa pagitan ni Yeshiyun at Baishi sa isang sulyap. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Shuzu at ng iba pa na ang Shi ni Yeshiyun ay medyo naiiba sa kanilang naranasan. Idiot, sa tingin mo ba ginagamit nitong Reyna si Shi? Bahagyang bamantong hininga si Yeshiyun. Matapos ang suntok na ito, hindi na siya muling umatake, sa halip ay malamig na nakatingin sa ibaba na may sarkastikong ekspresyon. Hindi ang Shi. Biglang namula ang iniisip ni Baishi, ngunit hindi nagtagal ay namutla siya sa takot habang nakaturo kay Yeshiyun sa gulat. Pwede ba? Teritoryo. Sigaw ni Yang Shuzu sa mahinang boses.
Ang kanyang mga mata ay biglang namumulaklak na may nakakatakot na liwanag, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pananabik. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naramdaman niya na ang Shin Yashiyun ay medyo iba sa alam niya. Naalala niya ang ilan sa mga lihim na naitala sa mga sinaunang talaan. Nabalitaan na kapag nilinang ng isang tao ang kanilang Shi tungo sa Grand Accomplishment Stage, mauunawaan nila ang mga misteryo ng teritoryo, isang kapangyarihan na tanging ang Origin Kings lang ang makakabisado at hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa kay Shi. Isang teritoryo. Ito ay isang taas na hindi kailanman inaasahan na maabot ng Cultivator sa Shadowed Star. Hindi kaya naabot na ng Sectmaster ang kaharian na ito. Ngunit sa pagtingin sa paligid, si Yashiyun ay malinaw na isa lamang Third Order Origin Return ng Realm Cultivator, na isa lamang ang ibig sabihin. Ang cultivation ni Yashiyun ay umabot na sa limitasyon at naging kwalipikadong makapasok sa Origin King Realm, ngunit dahil sa pagsugpo sa Shadowed Star's World Principles, hindi siya nakalusot. Anong klaseng trahedya ito? Napabuntong hininga si Yang Shuzu. Bagamat nabuhay siya sa Shadowed Star, alam ni Yang Shuzu na kahit sa iba pang mga cultivation stars sa Starfield, kakaunti lang ang Origin King Realm Masters, bawat isa sa kanila ay sikat na buhay. Ang Sectmaster ay orihinal na nagkaroon ng ganoong pagkakataon at ganoong talento, ngunit sa kasamaang palad, ang Shadowed Star ay naging hola para ibukan niya ang kanyang mga pakpak at pumailang lang. Ang dating Sectmaster ay karapat-dapat na maging isang once in 10,000 years genius, ang Bai na ito ay humanga. Napahawak si Bai Shi sa kanyang dibdib habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Pero ano? Bagamat ang lakas ng Bai na ito ay hindi kasing ganda ng sa iyo, kung gusto mo akong patayin, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, pinitik ni Bai Shi ang kanyang pulso at isang butil na kasing laki ng longgan ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Isang malakas na emperor pressure ang pumuno sa hangin. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Annihilation Thunderbeat. Pinaikit din ni Yashiyun ang kanyang mga mata ng Phoenix. Ito ba ang iyong pinagkakatiwalaan? Kaya paano kung ito nga? Tumawa si Bai Shi. Alam ng Bai na ito na kamanghamangha ang paraan ng dating Sectmaster, ngunit sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ang suntok ng isang Emperor Artifact? Kung mamatay ang Bai na ito, ililibing ka kasama niya. Bakit hindi tayo maupo at pag-usapan ito, at gumawa ng isang paraan upang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo at malutas ang digmaang ito? Paano ito? Sa tingin ko hindi. Isang walang pakialam na boses ang tumawag mula sa dikalayuan. Kakaiba ang boses na ito, at halos walang nakarinig noon. Paglingon nila sa pinanggalingan ng boses, nagulat sila nang makita ang isang binata na nakasuot ng masikip na damit, na may mapanuksong ngiti sa mukha, na naglalakad ng hindi nagmamadali. Yang Kai. Nanliit ang mga mata ni Bai Shi habang sumisigaw. Maraming mga cultivator sa Star Emperor Mountain ang nagsuot ng kakaibang ekspresyon. Karamihan sa kanila ay hindi alam kung sino si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila narinig ang tungkol sa pagbabalik ni Yashiyun noon, kaya paano nila malalaman ang pagkakaroon ng Yang Kai? Ngayong nakita na nila ang binatang ito na nagmamayabang papunta sa Star Emperor Mountain na may lamang First Order Origin Return ng Realm Cultivation, natural silang naguguluhan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay panahunan, at ang mga taong ito ay hindi hanggal. Alam nila na malamang na sinundan ni Yang Kai si Yashiyun dito, kaya hindi sila nagsalita at tinitigan lang siya nang may pagtataka, hindi maintindihan kung bakit hindi siya natatakot kahit isang Emperor Artifact. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang artifact na kahit si Yashiyun ay maaaring hindi mababak. Sinusubukang takutin muli ang mga tao sa bagay na ito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi ng may pangaalipusta. Matandang aso, kung talagang may lakas ka ng loob, bitawan ang kapangyarihan ng Thunderbeed na iyon at lumaban hanggang kamatayan. Marahil ay mapapatay mo ako o ang Great Elder, sa oras na iyon ay hindi mo magdusa ng pagkawala, ngunit mayroon ka bang lakas ng loob? Lumubog ang mukha ni Bai Shi habang matapang na tumitig kay Yang Kai at umuungal. Anak, huwag kang masyadong lumayo. Masyado ng malayo ang pupuntahan ko. Makahulugang ngumisi si Yang Kai habang hinihimas ang niyang ilong. Matandang aso, ikaw ang hindi marunong makibagay sa sitwasyon, tama ba? Nakatayo ang Sectmaster na ito, kaya kung may lakas ka ng loob, bitawan mo ang kapangyarihan niyan. Thunderbeed at tingnan mo kung maiiwasan ko ito. Kung hindi ko kaya, mamamatay ako, at mamamatay ka. Kung maiiwasan ko ito, mabubuhay ako, at mamamatay ka. Anong pagpipilian ang mayroon ka? Ang mukha ni Bai Shi ay pumalit sa pagitan ng asol at puti habang hawak niya ang Emperor Artifact sa kanyang kamay, hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ano man ang kanyang pinili, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas na nagparamdam sa kanya ng labis na salungatan. Siyempre, may pangatlong opsyon. Tumiti si Yang Kai ng napakatalino, na nagpapakita ng isang subo ng puting pangil. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Bai Shi. Ibigay mo sa akin ang Emperor Artifact at ililigtas ko ang iyong buhay.
Wishful thinking. Sigaw ni Baishi. Sa Shadowed Star, kakaunti ang mga artifact ng Origin King Grade, at bawat isa ay isang hallowed treasure ng isang dakilang sect, lalo pa ang isang Emperor Artifact. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng isang Emperor Artifact, paano magiging handa si Baishi na isuko ito? Higit pa rito, hindi siya naniwala sa mabulaklak na salita ni Yang Kai. Natatakot siya na sa sandaling ibigay niya ang Emperor Artifact, siya ay mamamatay. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang sect master na ito sa pagiging walang awa. Mukhang naiinip si Yang Kai habang malamig na sumigaw. Lumabas ka. Kasunod ng kanyang sigaw, biglang lumundag ang mga ulap sa kalangitan, at ilang sandali pa, kakaibang lumitaw doon ang isang itim na battleship na mahigit 100 metro ang haba. Parang laging nandoon ang starship na ito, pero walang nakapansin. Maraming cultivator sa Open Cloud Speak ang nagkakagulo, lahat sila ay nagpapakita ng mga mukhang hindi makapaniwala. Napakaraming cultivator dito, karamihan sa kanila ay mga master ng Origin Return ng Realm, ngunit walang nakapansin kung saan nagtatago ang starship na ito, na nakakagulat. Kung hindi ito nagkusa na lumitaw, malamang na nasa dilim pa rin ang lahat. Bukod dito, ang starship na ito ay tila napakakakaiba, malayo sa pagiging maihahambing sa isang ordinaryong starship. Tila isang Origin King Grade starship. Nagulat ang lahat.